Master, ako si Luther. May bisita po kayo. Pabalong na wika na matanda sa lalaki na kahiga sa kama nito. Daan-daan humarap at tagilid ang lalaki at tumingin kay Luther na may pagtataka. Luther, saan ka ba nang galing? Ilang araw kitang hinanap. Master, kanina lang po ako umalis sa tabi ninyo. Nakalimutan yun na kaagad. Siya nga pala, may bisita ako. Sila nagsabi ko sa inyo kanina na susunduin ko sa airport kaya ako umalis. Agad niyang kinawayan ang mga bisita upang lumapit. Mom, tinatawag na tayo ni Uncle Luther. Inawa ka ni Carlotta ang ina na makita ang dito makalakad ng maayos dahil sa mga nanalaman itong mga mata habang nakatingin sa daddy niya. Ramdam niya ang paghawak na mahigpit sa kanyang ina sa kamay niya na tila ba humihingi ito ng lakas niya upang malapitan ang kanyang ama. Wilbert? Tuloy nang humagulhol si Emilia na yumakap kay Wilbert dahil sa sobrang awa rito. Nagtataka si Wilbert sa biglang pagyakap sa kaidara niyang babae sa kanya. Bilalingan niya si Luther na may pagtataka. Siya si Emilia, ang asawa ninyo, Master? Garalgal ang boses si Luther dahil pinipigilan lang niyang umiyak. Dahil sa narinig, gumanti na rin yakap si Wilbert sa asawa. Emilia, I'm sorry. Garalgal din ang boses niya. Wala na ako maalala sa ating nakaraan. Mahal naman kita noon, hindi ba? Wala ba ako nagawang kasalanan sa iyo noon, Emilia? Eh, hindi ba kita sinakta noon? Patawarin mo ko. Maging ang nararamdaman ko para sa iyo ay nawala na rin. Hindi ko na maalala kung paano kita minahal. Wilbert, nawala man lahat ng alaala mo. Nakalimutan mo man ako dyan sa puso mo ang mahalaga buhay ka. Dahil meron akong pagkakataong sabihin sa iyo araw-araw kung gano'n natin minahal ang isa't isa. Hindi ako mapapagod na alagaan ka at iparamdam sa iyo ang pagmamahal namin ng mga anak at apo mo. Hindi kinaya ni Carlotta ang panoorin ng dalawa. Yumakap siya kay Fabian at doon tuloy ang pinakawalan ng mga luha niya sa dibdib nito. Pinipigilan lang din ni Fabian ang kanyang emosyon na niyakap na mahigpit si Carlotta habang inahayaan itong umiyak sa dibdib niya. Naisip niya kung ano kaya magiging buhay ng asawa at mga anak niya kapag dumating ang araw na sisingilin na siya ng gamot na iniinom niya. Alam niyang malulungkot ang mga ito. Ngunit sa kanya na lang iisipin iyon. Ang mahalaga maubos niyang lipunin lahat ng kanyang mga kalaman at iba ng mga ito sa hukay kasama niya. Mga anak, halikayo rito. Tsaka palang kumalas ng yakap si Carlotta na marinig ang tawag ng ina. Lumapit sila ni Fabian. Daddy? Naluluhang niyakap din ni Carlotta ang ama habang nakaupo na ito ngayon sa kama. Anak, mahigpit din itong yumakap sa kanya. Daddy, maraming salamat sa pagligtas mo sa anak ko noon. Kahit na hindi kita kasama, nararamdaman ko pa rin ang pagmamahal mo, Dad. Kahit na sinabi lang sa iyo na anak mo ko, pinili mong maniwala at ipagtanggol ako kahit hindi mo na ako nararamdaman dyan sa puso mo. Nanatiling tulala si Wilbert habang yakap na mahigpit ang anak niya. Pumikit siya ng kanyang mga mata upang ipunin lahat ng emosyong meron siya at damhin iyon sa kanyang dibdib. Gusto niyang maramdaman ang yakap ng kanyang anak na sana kahit katiting man lang may maalala siya sa nakaraan niya na kahit sandali man lang maalala niya kung gaano siya kasaya na ipinanganak ito. Hindi niya namalayan, tumuro na rin luha niya habang yakap ito. Tumagal pa ng kaunti ang yakap na iyon bago kumalas si Carlotta sa pagkakayakap sa kanya ni binilingan ni Fabian. Dad, si Fabian nga po pala asawa ko. Pagpapakilala ni Carlotta sa bayhada kay Fabian upang iharap sa kanyang ama. Nagkatingin na naman ang dalawang lalaki. Tira nag-usap pa mga ito ng mata sa mata. Salamat sa pag-aalaga at pagmamahal sa anak ko, Fabian. Tulad ng pagmamahal mo, Tito, mamahalin ko ng buong-buo ang anak ninyo. Daddy ang tawag sa akin ng anak ko, kaya yun na rin ang itawag mo sa akin, anak. Pinigilan ni Fabian ang mapaluhan ng marinig ang salitang anak. Naalala niya ang daddy niya. Nakaramdam siya ng saya sa loob niya. Dahil kahit paano sa pamamagitan ni Wilbert, naramdaman niya ang pagiging anak na kahit kailan hindi niya mararamdaman sa kanyang ina. Dad, salamat. Garalgal ang boses niya at sandaling yumakap dito. Saan ang mga apo ko? Tanong nito sa kanila at ilibot ang paningin sa kabuuan ng silid. Nasa kabilang silid po, Dad. Nakatulog silang tatlo sa biyahe kanina. Pinabantayan ka nilang muna kay Lily. Sagot ni Carlotta na nakangitip. Matapos ang madamdamin nilang pagkikita, sabay-sabay na rin silang lahat na nag-agahan. Tila biglang lumakas ang katawan ni Wilbert dahil sa presensya ng kanyang pamilya sa tabi niya, lara na ang kanyang asawa. Kahit naka-wheelchair, sinamahan pa niyang kanyang mga anak at apo para mamasyal sa rancho ng mga aces. Excited na sumakay sa Stephanie sa kabayo habang angkas kay Carlotta. Samantalang si Faro naman nakaangkas kay Fabian. Tuwang-tuwa naman si Gabriel dahil sa regalo niya nakaangkas si Lily. May ayakap siya nito ng libre. Ayusin mong pagpapatakbo ng kabayo. Kapag nalaglag ako, sisirain ko yung mukha mo. Wika ni Lily habang yakap-yakap si Gabriel. Seriously? Takot kang sumakay sa kabayo? Naturingan ka pa namang kanang kamay ng Red Phoenix. Nangaasal na wika ni Gabriel. Tang, bababa na lang ako. Mangiinsulto ka pa eh.
Ako nilang magbabantay kay Baby Anthony. Wala akong kwentang kasama. Akmang tatalo na si sakabayan na agad siyang pinigilan ni Gabriel nang alanganin, kaya't sabay na silang nahulog. Tita! Tito! Hindi pa nagsimula ang racing, talo na agad kayo? Pumalatak ng tawa ang dalawang kambal. Nakamot ni Gabriel ang ulo at binilingan si Lily. Aray! Napangawi si Lily na hindi siya makatayo dahil natapilok ang paa niya. Nag-aalala namang binuhat siya ni Gabriel at dinala sa malit na kubo upang doon imasahe ang paa nito. Nagkatingin na lang si Carlota at Fabian dahil sa kakulitan ng dalawang tauhan ng kanang kamay nila. Binalingan ni Carlota ang inahabang kinakarga si Baby Anthony. Masaya siyang makita ang tuwa sa mga mata ng daddy niya habang kinukuha ang apo mula sa mommy niya. Shall we? Narinig niyang tanong ni Fabian. Puting kabayo ang sinakay nila samantalang kay Fabian naman ay purong itim. Teka daddy, anong reward kapag kami ni mommy ang nanalo? Tanong ni Stephanie. Sandaling nag-isip si Fabian. Anak, ano nga ba magandang reward? Tanong niya kay Faro. Magkikiss si mommy kay daddy. Sagot ni Faro sa kambal. Well, hindi mangyayari yon dahil kayo ang mananalo. Sagot ni Stephanie. Ha? Nagkatinginan si Faro at ang ama. Paparo naman ang reward kapag kami ang nanalo? Tanong ni Faro. Si daddy ang magkikiss kay mommy. Sagot ni Stephanie. Di bali anak, matalo man o manalo si daddy, may reward pa rin. Dahil dalawang bagay lang naman. Ako magkikiss kay mommy o si mommy magkikiss sa akin. Pabalong na wika niya sa anak. Napaismid na lang si Carlota dahil sa mga narinig niya na pustahan ng mga anak niya. At itong asawa naman niya tuwang-tuwa pa at kumindat ito sa kanya. Prrrr! Go! Agad silang nagpatagisan ng bilis sa pagpapatakbo ng kabayo nang marinig ang go signal ng tauhan. Nasa kalagitnaan na sila. Dahan-dahan binigalan ni Fabian ang pagpapatakbo ng kabayo dahilan para magtaka si Faro. Daddy, bakit bumagal ang takbo natin? Kasi anak, kapag nanalo tayo ako magkikiss sa mommy mo, eh paano kung ayaw niya magpahalik, eh di wala tayong reward? Ganun ba yun? Sandaling nag-isip si Faro at saka marinig nagsalita. Eh paano kung matalo tayo? Eh di mas talong ayaw kong halikan ni mommy, pero kung mananalo tayo isang buhat mo lang sa kanya, pwede mo na siyang mahalikan. Oo nga no. Sagot ni Fabian nang ma-realize ang sinabi ng anak. Mukhang may alam na ang anak niya. Hiya! Sigaw niya sabay palo sa kabayo, kaya bumilis ang pagtakbo nito. Yehey! Nanalo kami! Tuwang-tuwang sigaw ni Stephanie na makarating sila ng finish line. Talo tayo anak! Bulong ni Fabian kay Faro na hindi nila naabutan sina Carlota. Heist! Bahala ka na daddy! Problema mo na yun kung ayaw kang halika ni mommy. Napanguwi siya na agad siyang talikuran ng kanyang anak nang ibaba niya na ito. Binigay na lang niya ang kabay sa mga nag-aalaga rito at bumalik na rin sa kubo kung saan doon sila magtitipon-tipon at sabay-sabay kakain na dahon ng saging. Malapit na siya sa kubo na agad siyang sinilubong na nagmamadaling si Gabriel. Namumutla ang mukha nito. Master, tumawag mga tauhan natin na nakabase sa airport. Pupunta raw dito si Marcos at ang libo niyang mga tauhan. Nagalit daw ito dahil di mo tinuluyan na patay ng numero unong board lord ng planetarium. Shit! Mura ni Fabian at patakbong tumungo sa kinaroroonan ng kanyang mga anak. Uncle Luther, meron po ba kayong hidden room o di kaya safe basement? Nagmamadaling tarong ni Fabian na makarating na siya sa kubo. Abala ang lahat sa pag-aay ng kanilang dapat sana ipagsasaluhan, pero tila hindi matutuloy dahil sa panganib na sasalubong sa kanila. Nagtatakang lahat at sa kanya lamang nakafocus sa mga mata. Han, bakit? May problema ba? Nagtatakang tanong ni Carlota. Kinuha niya si Baby Anthony mula sa kandungan ng Daddy Wilbert niya at kinarga ito. Sweetheart, parating ang mga kalaban. Dalhin mo ang mga bata sa ligtas sa lugar. Ha? Nakaramdam ng takot si Carlota para sa mga anak niya. Mabuti sana kung sila lang dalawa ni Fabian ang magkasama ngayon dahil matapang siyang harapin ang mga kalaban. Ngunit sa puntong ito natatakot siya para sa kanyang buong pamilya. Inikot ni Fabian ang kanyang mga mata. Listen everyone, we have to leave this place now. May paparating na kalaban. Nasindak ang lahat dahil sa narinig. Ang mga tao nila ay nagsihanda ng kanilang mga armas at nagkalat sa buong paligid. Fabian, pwede bang malaman ko sinong kalaban ang paparating? Tanong ni Emilia. Si Marcos, mommy. At hindi lang siya nag-iisa, marami sila. Si Marcos? Di ba siya lagi ninyong tinatanong sa akin? Kunot noong tanong ni Emilia. Yes, mom. Anak siya ni Daddy Wilbert at kapatid naming dalawa ni Carlota. Pag-amin ni Fabian dahilan para mamutla ang mukha ni Emilia. Ano? Paano nangyari? Naguguluhang tanong nito. Hindi kayang tanggapin ng utak nito ang nalalaman. Bago pa man kayo ikasal ni Daddy Wilbert, nabuntis niya na si Mommy Eleanor. Pero hindi yun alam ng lahat.
Ikinuwento ni Fabian ang lahat-lahat ayon sa kinuwento sa niya ng daddy niya hanggang sa kinuwento ng matandang si Luther. Jesus! Nag-sign of the cross si Emilia na hinawakan ng wheelchair ni Wilbert. Bumagsak naman ang luha ni Wilbert dahil sa mga narinig. Dahil detalyado ang pagkukwento ni Fabian, ramdam ni Wilbert ang bawat eksena ng buhay niya. Buo ba ang tingin niya sa mga putol na paa? Masakit para sa kanya na anak niya ang gumawa nito, pero alam niyang bunga lamang ito ng taong nagpalaki kay Marcos. Sana sila ngayon? Tanong ni Wilbert habang nagpapahid ng luha. Sakto naman na may tumakbong papalapit sa kanilang tauhan. Nasa Wilbert, nilusob ng TBM ang teritory ng Aces Blood. Hinahanap ka ni Marcos. Gusto ko niyang patayin. Lalong gumuhit ang kirot sa puso nilang lahat dahil sa narinig na balita mula sa humihingal na tauhan. Binalingan ni Fabian ang asawa. We don't have enough time, sweetheart. Itago mo mga bata. Ako nang bahalang humarap kay Marcos. San tayo pwede magtago ngayon? Ano, babalik pa tayo sa Aces Blood? Kinakabahang wika ni Emilia. Sandali, tatawagan ko mga tauhan ko. Kailangan natin ng backup. Mabilis niyang hinanap ang cellphone sa bulsa. Mom, hindi na kailangan. Alanganin na tayo sa oras. Papunta na rin dito mga tauhan ko dahil sa kabilang syudad lang naman sila. Paliwanag ni Fabian. Kahit na anak, may-ari ako ng airlines. Meron din akong private jet. Ipapasundo ko sila. Mabuti nang pagsamasamahin natin ang ating mga pwersang tatlo para mabilis nating matalo si Marcos. Parang iiyak na wika ng Donya. Kayong bahala, Mom. Inayaan na lang ni Fabian ang desisyon ni Emilia. Binalingan niya si Wilbert. Dad, may alam ka bang safe house na pwede nating pagtaguan ng mga bata? Merong lagusan na rancho na ito. Papasok sa ilalim ng basement. Luther, samahan mo sila. Walang ekspresyon ang mukha ni Wilbert, pero alam nilang lahat at itatago lang nitong emosyon. Wilbert, ikaw ba hindi ka sasama? Puno ng pag-alala si Emilia. Hindi, dito lamang ako. Hihintayin ko ang anak ko. Buong pa siyang sagot ni Wilbert habang nakatingin sa kawalan. Wilbert! Tawag ni Emilia. Humagulhol na ito ng iyak ngayon dahil sa pagmamatigas ng asawa niya. Sumama ka na sa kanila, Emilia. Kailangan kong harapin ang anak ko. Dahil sa akin kung bakit nangyayari itong lahat. Hindi ko malang nagawang protektahan ng anak ko. Bagkos, hinayaan ko siyang makuha ng kalaban. Hindi kasalanan ni Marcos kung pinalaki siyang masama ng kinilala niyang ama. Ngunit hindi ko rin siya masisisi kung mamamatay ako sa mga kamay niya. Wilbert! Napaluhod si Emilia sa harapan ng asawa habang nakasubsob ang mukha nito sa mga putol na tuhod ng asawa. Wilbert, hindi kita masisisi kung nararamdaman mong ganito, pero maawa ka. Bigyan mo naman kami ng pagkakataon ng pamilya mong alagaan ka. Hindi ko ako karapat-dapat pagtuunan niya ng pansin, Emilia. My time has come. Tulad na matali kong kaibigan. Kamatayan ko lang ang magiging daan para matapos ang lahat. Tumingala siya kay Fabian. Sa'yo ko ipinagkatiwala ang lahat na mayroon ako, anak. Protektahan mo ang pamilya mo. Ako ang huling angka ng mga aces, ngunit hindi magtatapos sa akin lahat dahil may mga apo pa ako. May tiwala ako sa kakayahan mo na kaya mong lipulin lahat ng mga kalaban. Go! Protect your family. Prove me you're right. Pumatak ang luha ni Fabian dahil sa mga binitawang salita ng Daddy Wilbert niya. Ayon sila, hulihin ninyo. Sabay silang umangat ng muka at tumingin sa direksyon kung saan may sumigaw. Nakita nila ang sindami na nanggap ng mga tauhan ni Marcos na sinilubong din ang mga tauhan nila. Daddy, sumama ka na sa amin, please. Hindi nagsawa na makasama po ako, Dad. Inihila ni Carlota ang wheelchair ng ama, pero ayaw pa rin itong sumama. Sa halip, pinindot ito ang button para kontrolin ang pag-ikot ng gulong ng wheelchair nito. Fabian! Sigaw ni Wilbert habang nakatingin kay Fabian at nagbabanta ang mga mata nito. Nakayom ni Fabian ang kamao. Mabilis niyang sinailang halik si Carlota at ang mga anak niya. Sweetheart, ikaw nang bahala sa mga bata. Pangako, hindi ko papabayaan ang daddy mo. Pagkatapos, binilingan nito sa Lily. Ikaw na ang bahala sa kanila. Yes, master. Naluluhang sagot ni Lily. Bago sumulap kay Gabriel na sa tabi lang ni Fabian. Walang magawa si Carlota at Emilia kundi ang sumunod kay Loron kasama ng mga bata. Nagkatingin si Fabian at Gabriel. Inawakan niya ang suot niyang earpiece at nagbigay ng go signal sa mga tauhan niya na nakaposisyon sa kahit sa ang sulok ng rancho. Now! Bang, bang, bang! Bang! Dahil sa kanyang go signal, umalingaw ang iba't ibang klaseng putok ng baril sa buong rancho. Pinaulanan namang ito ang mga tauhan ni Marcos na handang sumugod sa kanila. Sabay na humarang si Fabian at Gabriel sa mga ilang lipa lang ang layo mula kay Wilbert para hindi tumalapitan ng mga kalaban. Tulala pa rin ang matanda, bagaman andon ang katapangan sa aura nito pero hindi maikakaila na labis ito nasasaktan dahil sa sinapit ng kanyang anak na si Marcos mula sa kamay ng kanyang kalaban. Master, saan dyan si Marcos sa mga nakamaskara?
Nalilitong tanong ni Gabriel habang nakatingin sa mga nakamaska na lalaki na papunta sa kanilang direksyon. Kasalukuyan silang nasa likuran ng malaking jam. Binuhat nila kanina ang wheelchair ni Wilbert na magpaulan ng balang kanilang kasamahan at ginantihan din ng kanilang mga kalaban. Hindi ko alam, pero malalaman natin kapag nahuli natin sila, sagot ni Fabian habang nakahanda upang takmain ang limang lalaki na daraan sa kanilang kinararoonan. Sinadya niyang hindi barinin ng mga ito upang mahuli nila ng buhay ang kanyang kuya Marcos. Binalingan niya si Wilbert na natili lang to nakaupo sa wheelchair habang to nalang nakatiting sa nawalan. Tila unti-unting nawawala ng buhay ang mga mukha nito. Muli niyang itinoon ang pansin sa dalawang lalaki na papalapit sa kanila. What the heck? Nasindak ang mga lalaki nang sabay-sabay silang pinag-untog ni Fabian. Tumulong na rin si Gabriel para matumbahin ang mga ito. Nawala ng mali ang lima dahil na rin sa lakas si Fabian na pinag-untog ang ulo nila. Ang limang ito ang leader ng grupo dahil nakita nilang sila nagbibigay ng command sa mga tauhan ito. Posibleng isa sa kanila si Marcos sa pinaka-leader kung hindi pa rin sila ang dapat unang matuntun si Marcos. Mabilis nilang hinatak ang lima, dinala sa kwadra ng mga kabayo na ilang di pa lang malapit sa kinaroroonan nila. Si Fabian ang humihila sa lima. Dalawa ang hinihila niya sa kaliwang kamay niya at tatlo naman sa kanyang kanang kamay. Samantalang si Gabriel tinutulak ang wheelchair ni Wilbert habang nakasunod kay Fabian. Bang! Napayoko silang dalawa na may nagpaputok sa kanilang direksyon. Tang ina! Mura ni Gabriel, binaril ang dalawa na nagpaputok sa kanila. Bang! Bang! Akala nyo hindi nyo kayo matatamaan? Naiiritang wika ni Gabriel na makitang tumama ang bala ng baril sa ulo ng dalawang kalaban. Binilisan niya ang kanyang mga hakbang. Sumunod kay Fabian na kasalukuyang pumasok na sa loob na malaking kwadra ng mga kabayong gawa sa bato. Pagpasok niya nakita niya ang kanyang master. Tinatarihan ng lima habang nakaupo mang ito sa palibot ng haligi. Itinabi muna niya si Wilbert sa gilid para tulungan sa pagtari ang kanyang master. Master Wilbert, sandali lamang po. Paalam ni Gabriel. Akmang tatalikod siya nang biglang hinablot ni Wilbert ang baril niya. Bang, bang, bang! Bull's eye! Napaawang ang labi ni Gabriel na makita ang tatlong kalaban na nakandusay sa sahig. Ang kanang mata ng mga ito ay butas lahat dahil literal na bull's eye talaga ang pagtama ng bala. Binalingan niya si Wilbert. Balikat nito at baril sa kanya. Sa inyo na lang po muna yan, Master Wilbert. Mukhang mas marami po kayong matatamaan kaysa sa akin. Nahihiyang wika ni Gabriel. Umanga siya dahil napakalaking humawak ng baril ni Master Wilbert. Ano ba kaya ang talento dito sa pakikipaglaban? Bakit abot ito ang rank 1? Bordor ng planetarium sa loob-loob niya. Si Fabian hindi nagulat sa ginawa ni Wilbert. Alam niyang kahit nakaupo lamang ito sa wheelchair, magaling pa rin itong lumaban. Sinanay nito ang katawan na lumaban sa kabila ng kapansanan. Nag-alala siya rito kanina dahil tulala ito. Tila hindi pa nakamove on sa mga nalaman tukol kay Marcos. Ngayon, tila nawalan naman sila ng alaala ng matanda ang mga nangyari kanina. Meron ka pa bang ekstrang baril dyan? Tanong ni Wilbert habang tinitingnan ng klase ng baril ni Gabriel. Walang problema, Master. May extra pa po ko rito. Gamitin niya na lang po muna yan. Nakangiting sagot ni Gabriel sa matanda. Gabriel, pakihawakan nga muna ito. Kukuha lang sana ako ng iba pang tali. Wika ni Fabian kaya tumalima naman kaagad si Gabriel. Tiningnan niya kung saan kumukuha ng tali ang master niya. Napairing siya na makita ang pinuto nito ang tali ng kabayo sa loob ng kwadra. Mukhang gagawin kayong kabayo ni Master ha. Wika niya sa limang wala pa rin malay. Di nagtagal ang pagtali ni Fabian sa lima, nang masigurong matibay ng pagkakatali niya sa mga ito. Sa haligi na gawa sa bato, inutusan niya si Gabriel. Kumuha ka ng tubig, isang timba. Yes, Master. Mabilis naman ang pagkuha ni Gabriel at bumalik ka agad. San mo kinuha ito? Bakit ang baho? Tanong ni Fabian. Wala kasi ako makitang tubig, Master eh. May nakita ko isang timba doon sa pangatlong kwadra na may puting kabayo. Hindi ko alam kung iinumin niya yan o ihi niya. Hindi na nagreklamo pa si Fabian. Agad niyang sinaboy ang isang timba ng tubig sa lima kaya agad naman ang mga itong nagising. Ah, shit! Mura ng isa na inuba pa dahil nalulok ang tubig na sinaboy sa mukha nito. Wala ng maskara mga ito dahil tinanggal niya na ito kanina bago tarian. Nagulat ang mga ito na makita siya. Lord Demon! Bakas ang takot sa mukha nito. Nakakulot ang noon ni Fabian na marinig ang sinabi ng isa. Nagtataka kasi akong paano nalaman ng mga ito na siya si Lord Demon. Ibig sabihin alam na rin ni Marcos na siya si Lord Demon. Baka sa mga tao nito na pinatay niya, baka nagsumbong sa loob niya. Takot ka ngayon dahil kaharap mo na ako? Pero kanina hindi ka takot kahit na alam mo na akong makakalaban ninyo. Nakatiimbag ang niyang sabi rito.
Tumahimik ito dahil sa sinabi niya pero nandun pa rin ang takot. Inobserbahan niya ang reaksyon ng iba. Halos magkapareho ang takot na makikita sa mukha ng mga ito. San si Marcos? Tanong niya. Nakita niya nagkatingin ng mga ito. Wala kaming alam. Sagot ng isa. Kinamad ang tagalilan ng kanyang pisngi. Sa parang yon makokontrol niya ang kanyang galit. Uulitin ko ang tanong. Kapag hindi ko makuha ang sagot na gusto kong marinig, alam niyo na mangyayari sa inyo. Binunot niya ang baril at muling nagtanong. Saan si Marcos? Nandito ako. Sabay silang nabaling ng tingin ni Gabriel sa pinanggalingan ng boses. Nasindak silang dalawa na makitang hawak na nito si Wilbert at tinutukan ng baril sa noo. Marcos, tang ina ka. Murin ni Fabian. Diyan ka lang kung ayaw mong pasabugin kong ulo na matandang ito. Agad tumigil si Fabian sa kanyang paghakbang nang marinig ang sinabi ni Marcos. Hindi niya mamukha na itsura nito pero pamilyar sa kanya ang belt ng katawan. Marcos, pagsisisiyan mo kapag ginawa mo yan. Sigaw ni Fabian. O talaga? Sa tanang buhay ko, isang tao lang pinagsisihan ko at wala nang iba. Nakangisi nitong sagot at muling nag-iba ang timpla at dahil sa galit na ang ngisi nito. Ibaba mong baril mo, utos nito. Nagtagi sa mga bagang ni Fabian. Gustong gusto niya talagang hablutin ang maskara ni Marcos para malaman ko sino ito. Ibabaham mo. Lalo na galit o dahil hindi niya pagsunod kaya pinaputok nito ang baril. Bang! Nasindak si Fabian na makitang binalil ni Marcos ang putol na tuhod ni Wilbert. Daddy, hayop ka, Marcos. Namumula sa galit si Fabian habang nakatingin kay Marcos. Dad! Sigaw niya habang nakatingin kay Wilbert. Pumatak ang luha niya na makitang hinayaan lang nito si Marcos na gawin iyon. Shit! Oh, Daddy! So, ibig sabihin, ama mo siya? Kaya pala hindi mo siya kayang patayin? Tang ina, siyang ama mo. Gago ka, adik. Nakita niyang natigilan si Marcos dahil sa kayang sinabi. Ginamit niyang pagkakataon yun para dakmain ito at hinablot ang baril pero mabilis itong hinigpitan ng pagkakahawak noon. Sandali sila nagpagulong-gulong sa loob ng kwadra at nagagawa ng baril. Bang! Umaling ang wawang putok sa loob ng kwadra maging ang takot na halinghing ng mga kabayan na gustong kumawala na makalabit ni Marcos ang gatilyo. Bitawan mo ko, papatayin kita. Hindi ko gagawin yun dahil pamilya mong sinasaktan mo. Sinakyan ni Fabian ang katawan ni Marcos nang mahanap siya ng pagkakataong makitang natigilan na naman ito dahil sa sinabi niya. Hindi ba kuhang mas ito dahil malakas ito at nalaban sa kanya? Pinaoranan muna ito ng mga suntok sa mukha. Ito para sa anak ko na pinagtangkaan mong patayin. Sabay bigay na suntok dito. Ito naman para sa pagbaril mo sa iyong ama. Hayop ka. Sabay maling suntok ng pangalawa sa mukha nito. Dahil malakas ang suntok na iyon, alam niyang natagalan ng mga ngipin ni Marcos. Akmang susuntokin niya itong muli nang biglang may sumigaw. Anak, tama na. Huwag mo akong sasaktan. Ang kuya mo. Humagulhol ng iyak si Eleanor. Gumapang mula sa wheelchair niya para punta ng kanyang mga anak. Gusto niyang iuntog ang sarili niya dahil siya lang ang dapat sasihin kung bakit nangyari ito. Saka palang natauhan si Fabian. Nangihina nang nagpatihulog siya sa sahig habang patuloy sa pagpatak ang kanyang luha na nakatingin sa kuya niya. Anak, tawag ni Eleanor. Gustong yakapin si Fabian pero tinabing nito ang kamay niya. Don't you dare, ina mo ka. Puro ng galit ang mga mata ni Fabian habang nakatingin sa kanyang ina. Tinanggal ni Gabriel ang maskara ni Marcos at nasandak sila kung sino ito. Sino nga kaya ang taong nakita ni Fabian na nasa likod ng maskara ni Marcos? Ano ang malalaman ni Carlota kay Marcos? Dito na kaya magtatapos ang buhay ng kapatid nila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.